Okay, ang topic natin for today is yung tangent sum and difference identities. Okay. Nung last week, na-discuss natin yung cosine sum, tapos yung cosine, cosine difference muna din cosine sum. Then, kinuha natin yung mga co-function identities, tapos napalabas natin yung sine sum and sine difference, okay? Tapos yung mga difference saka yung sine difference saka yung cosine sum na palabas natin using yung even add identities, okay? So ngayon, ang pag-uusapan natin is syempre na-discuss na natin sine and cosine, syempre si tangent naman. Okay, so si tangent, sum, and different identities naman ang ipapalabasin natin. Okay, so sa pagpapalabas nung ano, nung tangent sum. Okay, so mag-start pa rin tayo dun sa pinaka-basic na alam natin, which is yung okay, yung by quotient identities, okay? So obviously, alam natin na ang tangent of theta is equivalent to sine of theta over cosine of theta. Okay, so yan, dyan tayo mag-start. Pero syempre, alam din natin na yung mga techniques based dun sa mga dati nating ginagawa para ma-derive. So, pinapadali natin yung mga bagay-bagay, kumbaga, hindi natin kailangan pahirapan yung sarili natin. So, yung i-imagine natin na yung theta, we will replace it by a plus b, for example, kasi gusto natin makuha yung tangent sum, okay? So, if we let theta equivalent to a plus b, edi syempre yung tangent theta na yan, magiging tangent of A plus B. Okay, then okay. So, then yung susunod, syempre dito sa sine, kailangan din natin palitan yon, kasi lahat ng theta papalitan natin ng A plus B. Okay, so sine of A plus B and divided by cosine of A plus B. Okay, then pag nagawa na natin yan, ang isa sa obvious dito, actually pwede mo sabihin yan na yun eh, pero technically hindi pa rin natin ano, kasi may sine sum dito tapos cosine sum. Okay, so based dun sa mga previous nating na-derive na. Okay, so pwede nating gamitin yung value nun. Okay, so yung tangent of A plus B is equivalent to yung sine sum to. Okay, so kung naalala nyo sa sine sum, sin plus cosine. Okay, so sin, cos, tapos cos, sin. Okay, so since A plus B yun, so A, B, A, B. Tapos sa sine, kung ano yung sine nito, kung ano yung operation nito, yun din yung gagamitin natin. Okay. Pero pag cosine, binabago natin, di ba? So yung positive nagiging minus pag sa cosine sum. Okay, so kung cosine yan, cos cos sin sin. Okay, so cos cos sin sin. Okay, then yung pa rin, yung A, B, A, B. Yan. Okay. Tapos ang next natin gagawin is ito divide yung lahat ng terms na to with cosine A, cosine B. Okay? So, parang idea, itong nasa taas is i-divide mo ng
cosine A, cosine B. Parang ganyan. Okay. So, di-divide mo. Parang imamultiply mo ng 1 over, ano. So, syempre, para hindi mo binago yung mga yan. Okay. So, kailangan mo ring i-multiply din yung denominator ng 1 over cosine of A, cosine of B. So, parang ganyan yung idea. Kasi parang lumalabas itong buong to. Parang 1 lang naman yan eh. Okay. So, para minultiply mo lang sa 1. So, hindi mo siya binabago. Pero kailangan natin itong gawin para mapalabas natin yung identity. Okay? So, parang idea, para hindi rin kayo mahirapan, parang isipin nyo lang, since kailangan mong i-multiply ng 1 over cosine A, cosine B, or i-divide ng cosine A, cosine B, kada term, yun lang gawin mo. Okay? So, ibig sabihin, kada term na makikita mo dito, so, kailangan mong i-divide ng cosine A, cosine B. So, pagaya nito, sine A, cosine B. Sine A, cosine B. Divide mo siya ng cosine A, cosine B. Okay, so next, ito naman cosine A, cosine A, sine B. So plus, so cosine A, sine B. Divide mo rin ng cosine A, cosine B. Parang gano'n. Okay, tapos all over. Okay, so itong cosine A, cosine B dito naman, divide mo rin ng cosine A, cosine B. Okay, kung may question, mag-ano lang mag-ano. Okay, then minus sine A, sine B, way over cosine A, cosine B. So, parang ganyan yung ginawa natin. So, ito na yung actual. Okay. So, ang next natin gagawin, syempre, kung merong kailangan i-cancel out, i-cancel out natin. So, kung merong kailangan gamitan ng identity, gamitan natin ang identity. Okay. So, ganun lang yung pinaka-idea natin dito. Okay. So, kada to. Okay. So, kada fraction. Okay. Consider niyo yung gano'n. Okay. So, ngayon, tignan natin. Isa-isayin natin. Okay. So, dito sa una, sine A, cosine B, cosine A over, sine A, cosine B over cosine A, cosine B. Obvious na merong cosine B, dalawang cosine B. So, cosine B sa numerator at denominator. So, magka-cancel to. Okay. So, matitira is sine A over cosine of A. Okay, then plus. Okay, dito naman, anong magkaparehas? So, magkaparehas itong cosine A. May cosine A sa numerator. May cosine A din sa denominator. So, mawawala yan. So, matitira na lang is sine B over cosine of B. Okay, so over. Tapos dito, obviously, may cosine A, cosine B, cosine A, cosine B. Then, ibig sabihin ito buong to, magiging na yung 1. Okay, then, dito sa natira naman, wala magka-cancel out. Okay, pero pwede mong pag-iwalayin. So, ibig sabihin, para ganito siya. Sine A over cosine of A. Tapos, multiply mo by sine of B. Cosine of B. Okay, so dito ang technique. So, pinakamadali para sa pag-simplify sa pagkuha ng identity. Dapat kung anong angle yung ginamit mo, lalo yung variable. So, A sa A din, sa B sa B. So, parang ganun yung idea. Okay. So, ngayon, dahil sa yan na yun, okay, pwede natin pang convert pa itong mga to. Okay, ito yung equivalent niya. Okay, so by
quotient identity. Okay. So alam natin na yung tangent of theta is equivalent to sine of theta over cosine of theta. Tapos alam din natin na yung cotangent of theta is cosine of theta over sine of theta. Okay. Pero dito, sa case dito sa ilalim natin, puro sine over cosine lang naman. Okay? Kaya papalitan na natin yun. So yung sine of A, cosine of A, magiging na siyang sine over cosine is tangent. Okay? So tangent of A plus, ito naman ay tangent of B. Okay? Over 1 minus, ito ay tangent of A times tangent of B. Okay, kaya nakuha ito. Okay, so titignan nyo ano lang naman, quotient, identity, saka actually, puro quotient identity talaga ang pinaka ano natin, ginamit natin dito. Okay, then inutakan lang natin, so dinivide lang natin ng cosine of A, cosine B, para mapalabas natin yung mga needed natin, then ma-eliminate natin or ma-cancel out natin yung unwanted na mga terms, okay, para makuha natin itong tangent sum formula. So therefore, ito na yung tangent, ito na yung tangent sum, okay, formula. So yan na siya. Okay, so ngayon, sir, paano natin kukunin yung tangent difference? Okay? So, tangent difference, makuha natin yan. Utakan na naman natin. Okay? So, gagamitan natin ng even add identity. Okay? So, dito, ito pala presentation natin ngayon. Actually, kanina kasing morning, may emergency akong ginawa, kaya hindi namin natapos actually yung discussion namin. So, kapagamitin ko na lang ulit to, itong presentation natin ngayon hapon para sa ano rin nila, sa para may discuss din sila. Kasi hanggang dito lang kami natapos noon kahapon, ay kanina palang umaga. So, ngayon, actually kasi natin ka pa rin bumalik yung kaibigan ko na mag-ano nung, kasi medyo papatingin ko yung sasakyan namin. Okay, so habang inaantay actually, tapos kanina pa lang morning nagkaroon din ng meeting about accreditation, kaya actually sumabay-sabay na, kaya hindi ko na rin sila na nabalikan talaga. So baka gamitin ko na lang tong discussion natin ngayong hapon para doon sa ano nila, para sa review nila rin para sa exam nyo. Okay, so maliban pala, bago tayo pala mag-start dito sa ano, i-klaro ko pala exam. So yung exam natin is naka-schedule sa syllabus ng ano eh. So na-schedule sa syllabus yung exam ngayong Wednesday, okay, October 6. Tama ba? 4, 5, 6. Kaso, i-move ko na lang siya ng... Actually kasi dahil doon sa mga activities na nangyari, nag-hold yung oras natin. So actually, pwede naman natin i-push through sana. Kaso lang, yung iba dito talaga, kumbaga parang asynchronous na talaga na kayo na lang yung mag-aaral. Okay, aralin nyo na lang yung topic. Kaso parang nahiya naman ako na ganun. Kaya i-move ko na lang yung exam nyo sa Monday. Okay, kaya Monday, this coming Monday, so next week, yun na yung midterm nyo. So na-move from October 6 to October 11. Okay? So, October 11 na lang yung exam nyo. Kasi actually, tagilid din kasi yung, kasi ang exam ay schedule ng starting dapat ng October 7. So, actually, mas maaga tayo mag-exam sana. Pero since dahil nga sa may mga activities, syempre, hindi natin na-capture lahat yung topics. Pero dapat asynchronous na lang yun. Pero, bibigyan ko pa rin kayo ng chance para mas makapag-aaral. Okay, kaya i-move na lang natin siya sa 11.
Okay, so ngayon, ang gagawin nyo na lang, so kung hindi nyo patapos yung mga activities na pinapagawa ko, yung compilation, so gawin nyo na siya, okay? Kasi may ngayong week, ipapadala ko yung form, tapos ipicturan nyo lang naman yung ano nyo, yung mga sagot nyo, then upload nyo siya doon sa form. Okay, pero yung isang activity na graded, hopefully na i-submit nyo yun. Okay, yung isa pa. Na sa proving, okay? Sa proving identities. So, ang exam nyo will be parang pattern din naman dun sa mga compilation nyo din sa proving. Okay, so actually, medyo challenging dun sa proving identities. Yung mga ibang topics na hindi natin madidiscuss na, siyempre hindi ko na yun isasama, pero bibigyan ko kayo ng copy for ano na yun, nasa synchronous. Pero pag balik natin pagtapos ng exam, so Wednesday next week, start na tayo sa analytic. Okay? Tapos doon sa analytic geometry natin, meron akong after natin may ano yung topic na yun, meron tayong isang quiz na gagawin ko doon, pero iniisip ko, isasama ko yun as grade, ano pa rin na coverage pa rin sa midterm. Okay, so ibig sabihin yung exam nyo ngayon, hindi siya talaga totally yung 100% ng total grade sa midterm exam, kasi antayin ko pa yung sabi ko ngayon, titignan ko pa yung sa analytic geometry, isasabay ko pa doon. Okay, pero ang problem kasi hindi pa natin na-discuss, kaya ganun na muna ang strategy natin. Para hindi kayo mahirapan, ang coverage lang natin is trigonometry. Okay? So, Monday yon. So, after siguro na mga ilang meetings, bibigay na ako ng equivalent sa analytic as your kasama pa rin sa grading ng midterm exam. So, para makabawi-bawi kayo, parang plotting exercise na lang siguro yung papagawa ko doon sa analytic. Okay? Siguro plotting tapos may analytic formula din para dalawa yung panggagalingan ng sagot. Okay, so ganun na lang yung strategy natin for midterm. Okay? So kung walang question doon, so meron ba? May tanong doon? May ano kayo? Violent reaction. Okay, so if wala, okay, so continue na natin to. Okay, so continue natin. So next, solve natin yung tangent difference naman. Okay, so ito yung tangent. So sa tangent difference, so utakan na naman natin. So gusto natin maging minus B to. So obviously, yung B, positive B, papalitan niya na naman ng negative B. So if we let B equivalent to negative B, so magiging natin tangent of A plus negative B. Okay, tapos dito sa kabila, tangent A, wala namang kasing B yan, kaya okay lang. So ito meron, magiging minus B. Tapos 1 minus tangent of A, tangent B. Okay, so next, sa even add identity kasi, even add identity. Okay. Alam natin na ang tangent of a negative theta is equivalent to negative of tangent of theta. Okay. Kaya ito, ito wala naman pa problema. Sulat lang nyo. So, tangent of A plus negative, so minus B na yan. Okay, so dito, walang problema itong tangent of A plus ito, tangent of negative B. Okay, so magiging siyang negative tangent of B. Okay, tapos all over 1 minus, since negative tangent of B, sorry, hindi natin lalagay ito, kulang. So negative B, nilitandrin natin yung sa ibaba. Okay, na tangent of B, tangent of negative B. Okay, so ito na siya.
So magiging negative tangent to B, eh, may negative dito, kaya magiging na siyang positive. Okay, so tangent A, tangent. Okay, ito na yun. Okay. So, itong buong ito. Okay, so yan na yung tangent difference. Okay, kaya itong dalawa. Tangent sum. So, plus to. Tapos, minus yung ilalim. Pag tangent difference, difference yung taas sa ilalim, positive. So, yan siguro yung pwede nyo gawin na ano, para ma-memorize siya. Okay, so tangent, tangent minus tan. So, tan minus tan kapag minus, pag positive, tan plus tan. Okay, tan A plus tan B over. Ito sa ilalim, magbabaliktad lang ng sign. Kung negative yung positive, kung positive, negative. Okay, so parang ganun lang yung way natin para ma-ano yan. Okay, so therefore, ito na yung ito na, ito na usog. Okay, so yan na yung magiging tangent, sum, and difference identities. Okay, so yun. May question? Stop share ko lang muna. Okay, so yun yung tangent. Okay. Sum and difference. So ngayon, next, kung walang question, tuloy-tuloy pa natin to. Kasi parang ito na rin yung gagawin kong discussion sa Block A. Okay. So, ang next nating pag-uusapan is Sana ba? Okay. Magda-double angle na yata tayo. Teka lang. Anik ba lang sa akin? Okay, so kung titingnan natin ito sa ano natin, sa trigonometry, halos yun naman lang talaga yung yun talaga yun lang yung mga halos ginagawa natin dito. Okay, so finding the exact values, tapos yung simplification, tapos proving. Yan. Kaya yung part na to ng ano natin, ng exam natin, sa exam nyo sa midterm. So, ganun lang. So, proving, giving the exact, finding the exact value. So, parang ganun yung magiging exam nyo. Okay, so, bigyan ko na kayo ng tips. So, yun yung mga parang lalabas. Okay, tapos siguro, bigyan ko rin kayo ng application ng ano, baga application niya sa real world. So may mga problems na kung paano natin siya gagamitin. Okay. Pero sabi ko nga, hindi ko naman kayo masyado stressin o papahirapan. Okay, kaya hindi niyo naman kailangan mag-worry. Okay, kasi importante dito maintindihan niyo lang kung paano siya ginagamit. Then paano yung ano niya, okay, usefulness niya at yung kung bakit natin kailangan to sa pagdating ng time na magka-calculus na kayo. Okay, sige. So mamaya na lang yung presentation ay yung presentation material nito. So i-post, i-ano ko na lang muna ngayon, i-present ko na muna. May ako na ayusin, okay? Kasi sabi ko nga sa'yo, medyo busy ako kanina. Actually, nantay ko nga bumalik yung ano, bibigang ko. Okay, so anyway. Ano natin ito? Share ko. Okay. So, next nating pag-uusapan
okay, is yung tinatawag nating double angle and half angle identities. Okay? So, obvious, tapos na natin yung mga sum and difference. Okay? Ngayon naman, kasi yon yung sum and difference, magkaibang angle yon pinag-usapan natin. So, obviously, A and B yun, di ba? So, A, sin cos, yung, ano to, sine of, sine sum, cosine sum, ganun, tapos pwede rin difference. Pero, obviously, yung mga angle doon is magkaiba. Okay, so A and B. So ngayon, ang pag-usapan natin is yung mga double angle mismo and half angle. So maya, maipapakita natin yan. Okay, so ito yung learning outcome. So derive the double angle and half identities. So yun naman yung ginagawa natin. Di-derive tayo. Kasi para sa akin, sabi ko, alam ko, ano yun na yan. Ilang beses kong paulit-ulit ka rin ako na magsasabi sa inyo na importante yung ma-derive natin siya. Kasi yung mga... Kasi yun yung fundamentals, okay? So sabi ko nga, di ba, aling hindi nyo na maintindihan o malaman yung, o maituro sa inyo yung advanced topics, basta yung basics o yung fundamentals, may discuss sa inyo. Kasi technically, kaya nyo nang aralin yan eh, kung basta alam nyo kung ano yung fundamentals, okay? Kaya napaka-importante talaga na fundamentals. Okay, so ano yung mga gagamit natin yan? So mag-simplify na naman tayo. Ipoprove na naman natin yung mga other trigonometric identities using yung mga na-discuss na natin, mga known identities and mga situational problem. Kasi ito, situational problem is technically the application itong mga to, yung mga ginagawa natin. So, pwedeng proving, pwedeng problem na may kinalaman dito na application sa real world. Okay, kasi sa totoo lang, strategy ngayon, kahit nga nung nagkaroon ng ISO visit, ako di ba yung ako yung humarap kasi ako yung in-audit nila na teacher. Okay, so nung last time na nagkaroon ng ISO audit sa BUPC, ako yung humarap. Ako yung kumbaga, ako yung pinain. Okay. Tapos isa sa requirement kasi daw ngayon dapat daw sabi yung audit, yung bibigay sa inyong mga students, hindi na yung madali questions. Dapat daw medyo pahirapan na daw kayo. Yun ang sabi ng mga ano. Which is, kung titignan na natin, yun naman talaga. Kasi actually, ang basics, di ba dapat, ano yan eh, ang basics dapat nangyari na yan nung senior high niyo. Okay? Pero sabi nga natin, hindi naman talaga perfectly na i-deliver talaga ng maayos. Pero hindi ko naman inaano. So, hindi to parang pang ano, pero yung funny reality. Okay, na syempre, hindi naman talaga yon perfectly maibibigay. Then, naggaling kayo sa iba't ibang school, yung iba sa inyo na-accept kahit hindi STEM. Okay? So, yun yung mga realities natin. Kaya, siyempre, sa part ng higher education, sa panag-college na kayo, siyempre, yun yung parang problema ng konti. Okay? Pero kaya namang i-solve nun. Okay? Nito. Nung ano, kumbaga meron ng, pwedeng may mga intervention na pwedeng gawin ngayong college na kayo. Pero siyempre, nasa inyo pa rin yan. So, kung talagang gusto nyong pagbutihin yung sarili nyo. Okay. So, hindi naman kailangan ani, kumbaga, sa inyo yan magsisimula. So, hindi kami pwede magdikta niyan, kumbaga. Kung talagang gusto nyo matuto, gusto nyo talaga mag-aaral. So, nasa inyo yan. Okay? Kung talagang mag-aaral kayo maigi. Pero syempre, hopefully, sana ganun. So, basta, ang idea dyan, syempre, kailangan natin value yung education. Lalo na't ngayong pandemic, na mahirap ngayon, sipin nyo, lahat online. Hindi natin alam kung capture nyo lahat yung mga tinuturo namin sa inyo. Okay, so bakit pag-face-to-face? Face-to-face, namin wala na attention sa amin. Madaling masaway, di ba? Madaling ikot yung attention nyo, kumbaga. Ulit.
Eh, ngayon, di namin alam kung may tulong na sa inyo, di ba? Di naman pag na, nakatulog na sir, kasi kakanto ngayon oras natin ngayon. Okay, so, 19 daw naman yan. So, yun nga, sabi ko mabuti sana kung merong, kasi kung face-to-face, para magandang gawin yun dahil na, ano, na tinitignan kayo pa isa-isa kung nagtatrabaho kayo. Okay, kung ano nyo yung sa speed games, di ba? So, meron lang ilalagay kang dal dyan, tapos titignan ka. Okay. Kung nagsusolve pa kayo, attentive pa kayo. Okay. So, actually, sa, kahit sa mga, pwede nyong gawin yun eh. Sa thesis nyo, bigyan kayo ng tip. So, pwede kayo mag, parang gano'n na itatrack yung mga mata nyo ng mga students, tapos based doon kasi parang ano yan, data analytics, okay, tapos tingnan yung retention ng mata nyo, nakikinig kayo sa teacher nyo o nakikinig kayo o nakatingin kayo sa blackboard. Tapos i-analyze yun na pagka yung attention nyo nawawala na, so para may break, okay, so pwedeng mag-exercise muna. So yun lang, parang merong camera lang, lalagay ka ng camera tapos didetect lang yung mga mata nyo. Siyempre nasa likod ng ano yun, ng, o nasa blackboard lang. Para ma-check kung attentive pa kayo. Tapos pagka hindi na. So may mga activities na pwedeng gawin para kasi paano magising-gising kayo. Okay, so parang ganun yung idea. Mahirap sa online. Okay, so hindi kagaya sa face-to-face. So kaya dito talaga ngayon, panahon ngayon, kailangan nyo talaga mag-aaral maigi pa rin. Okay, kahit magaan yung ano namin sa inyo, yung pag-handle, okay? So, yung treatment namin sa inyo, okay? Masyadong magaan. Okay, so kailangan nyo mag-aaral kasi nag-aaral kayo. Kumbaga, gano'n pa kayo. Anyway, sana na po tayong discussion ka. Pero, sensya nyo na po kasi more ano lang naman ito para motivate kayo. Okay, nag-aaral maigi. Okay, so, balik tayo dito. So, yung trigonometric identities simplify the computation of trigonometric expressions. Okay? So, sa lesson na ito, we will continue on establishing more trigonometric identities. So in particular, we derive the formulas for f of 2 theta. Yan na yung tinatawag nating double angle. Okay, then yung 1 half naman ng theta ay syempre half angle. Okay, so yun yung idea dyan. So parang lumalabas, kung gusto nating solve yung mga double angle identities. So syempre, recall natin yung mga sine sum. Okay, kasi kung titignan nyo yung identities na yan, yung sine sum, yung cosine sum. Nagkataon lang yan, magkaiba yung angle, di ba? Pero kung ginawa natin, kunyari, A is equal to B or B is equal to A, lalabas, magiging times 2 yan. Kasi A plus A, di ba? Kunyari yung B, papalitan mo ng A. E di magiging A plus A. So magiging siyang dalawang A or twice ng A. O, doon napapasok yung double angle. Tapos, kapag pinalahati mo naman, so half-angle naman. Pero focus muna tayo sa double angle. So sa sine, i-recall yung sine sum sa cosine sum. Palitan yung B ng A. So A is equal to B or B is equal to A. So therefore, lahat ng B dyan, mapalitan mo na A. Okay? So yun lang yung strategy. So kapag A yung B, so ito sine A plus A, hindi dalawang A, so magiging siyang sine of 2A. Itong dito, sine A, itong cosine B, magiging cosine A. So sine A, cosine A. Tapos dito, cosine A, sine A. Ayan, cosine A, sine A. Pag tinignan nyo to, sine A, cosine A, saka cosine A, sine A. Actually, parehas lang to. Okay, so nagpalitan lang ng pwesto kasi multiplication naman eh. So, ibig sabihin lang, yung sine of A, cosine of A, is also equivalent to cosine of A, sine A. Or yung cosine A, sine A, equivalent din siya sa sine A, cosine A. Kaya ibig sabihin, dalawang ganito lang, yan.
Okay, kaya magiging siyang twice ng sine A cosine of A. So, imagine lang natin na ito ay sine A cosine A. Ginawa mo siya, pero pwede naman yun. Okay? So, magiging siyang 2. Okay? So, ganun lang. So, makukuha mo na yung double angle identities for sine and for sine. Kasi ginawa mo na siyang sine of 2A. Equivalent siya sa 2 sine A cosine A. Sa cosine of 2A naman, okay, ganun din ang gagawin mo dito. Ginawa mo tong A, di dalawang A na to, cosine A, tapos sine A, okay. So dito sa ano, ibang case, okay, since dito, hindi mo siya makukombine, actually, nakombine mo siya sa ano, pero hindi mo makukombine tong per, yung sine and cosine. Dito sa part na to, na cosine A, cosine B, at naging A na to, okay, naging cos A, saka sine A. Pwede mo na ma-multiply ito. So, magiging cosine squared A. Okay, then, teka lang. Nagugulan ako dito sa, itabi ko lang yung tablet. Okay, wait lang. Yan. So, cosine A squared to. Tapos ito magiging negative sine squared A. Okay, so which is equivalent to cosine of 2A. Yan. So, kapag nagawa na natin ganito, ito na yung cosine double angle identities for a cosine. Okay, so for sine, naging 2 sine A cosine A. Sa cosine of 2A, cosine squared A minus sine squared A. Okay, so meron ditong medyo critical ha, kasi medyo nalilito yung mga student yan. Titignan nyo kasi ito. Sir, parang pamukha siya ng Pythagorean identity. Okay? Pero, minus. Okay? So, dyan yung mga minsan nagkakamali yung mga students. Kasi napagkakamalan nga nilang Pythagorean. Okay? Okay, so hindi siya Pythagorean kasi yung Pythagorean positive. Okay, so cosine squared A plus sine squared A is equal to 1. Okay, pero kapag nag-minus yun, equivalent siya sa cosine of 2A or yung double angle identity for cosine. So ganun lang yung technique dyan. Okay. Then, the double identity for cosine has other form. Okay? So, using yung, ito, gagamitin yung Pythagorean identity para mapalabas pa yung iba pang form. Okay? So, ang isang form niyan is ito, cosine squared A minus sine squared A. Yan yung una. Pag ginamitan mo ito ng ng Pythagorean identity, yung sine squared natin kasi is equivalent to a cosine. Parang ganito. Sige, pakita ko na lang sa ano. Kasi mahirap yung ganyan. Gamitin ko ulit yung tablet. Ha. So, share ko lang itong isang ano. So, i-unpin nyo na lang siguro yung ano. Okay, sige. So, unpin nyo na lang muna. Pakita ko lang yung computation. I-share ko itong isa. Okay, so take over ko lang yun. Okay, so okay, so dito lang tayo. Tabi ko lang. Hirapan ako dito sa magano magtabi. Okay, so ilipat ko kasi siya sa Windows. Teka lang. Wait. Okay, so yeah. Okay, so parang ganito ang nangyari. Okay. So para makuha yung ibang form, syempre sulat muna natin yung first form. Okay. Teka lang.
So, try natin. Okay, so, syempre, isulat muna natin yung original form niya. Okay. So, cosine of 2a okay, is equal to cosine squared a minus sine squared a. Okay. So, sabi ko nga, iba to sa ano, ito ay double angle. Okay. So, double angle identity for cosine. Okay. Identity for cosine. Okay. So, ito yung first form niya. Okay. So, sabi ko nga, iba yan sa Pythagorean. Okay. Yung Pythagorean identity natin, cosine squared a plus sine squared a is equal to 1. Yan yung ano natin, di ba? Okay. So, yan yung Pythagorean identity. Kaya maraming students yung nagkakalito-lito kasi basta pag plus, tas is equivalent to 1. Yan yung Pythagorean identity. Pag nag-minus yun, kunyari minus 2, equivalent, hindi na siya equivalent to 1. So, equivalent siya sa cosine of 2a, which is the double angle identity for cosine. Okay, pero gagamitin natin itong Pythagorean identity para mapalabas pa iba niyang form. Okay? Kasi ito, pag kinuha natin ito sine squared a, okay? So, isang form, di ba, ng Pythagorean. Ganito. So, magiging 1 minus cosine squared a. Pag ito namang cosine squared naman yung tinira natin sa left, magiging namang 1 minus sine squared of a. So, parang ganyan. So, start tayo dito. Palabasin natin yung iba pang form. So, okay. So, palitan natin. What if palitan natin yung sine squared a ng nito? Okay. So, pag pinalitan mo yan, magigitong cosine squared a minus 1 minus cosine squared a. Diba? Parang ganyan. So, obviously, ito cosine squared a i-ano mo sa grouping symbol. Tanggalin itong grouping symbol. So, i-distribute mo. Okay, magiging siyang may question ba? Dali lang. Walang presentation. I-pop and pin yung ano. Hanapin niyo yung isa ko pang ano, dalawa, di ba kasi yung Anton niyo dyan. So, hanapin niyo isa. Parang hindi pa nga yata. Wait lang ah. Okay. Hindi ko ba na-share? Okay. So, wait. Ka-error. Teka lang ah. Tapos yung presentation ko to make chat. Okay, so yan. Okay, so yan ako na nga muna para ito lang muna. Okay, so parang ganyan siya. So, ginamit natin ito ah, ang una. Pinalitan natin yung sine squared a ng 1 minus cosine squared a. Okay, so pag naging ganyan, na-distribute lang natin yung negative sa loob ng trupic symbols. So, okay, so magiging minus 1 plus cosine squared a. Okay, kaya ang isa pa niyang form. Okay, teka lang, may rin nag-message ulit. Sign ko. Okay. So, okay na. Okay na ba, Bea? Yung ano? Okay. Anyway. So, continue natin. Okay, wait lang.
Okay, so nakikita na yung screen na. So, try natin. So, dalawang cosine squared a ito. So, kukombine mo. So, magiging 2 cosine squared a minus 1. Okay, so ito na isang form niya. Yung pangalawang form. Okay. So, syempre ito yung original form. Okay, so pwedeng yan, pwedeng ito. Okay. Then yung isa pang form niya, pwede mo ring palitan yung cosine squared a naman. So pag pinalitan mo yung cosine squared a ng 1 minus sine squared a. Okay, tapos minus sine squared a. So ang magiging sagot dito is 1 tapos minus minus. So madalawa na, okay, na sine squared a. So, parang ganyan. Okay, so ito yung isa pang pangatlong form. Okay? So, yan yung mga ano using Pythagorean identities. Okay? So, yan. Okay, so questions? Stop share ko lang muna. Balik ko yung isa. Okay, so ito, balik tayo. Okay, so yun na yung other forms of double angle identities for cosine, which is cosine of 2a is equal to 2 cosine squared a, then minus 1, then cosine squared a is also equivalent to 1 minus 2 sine squared a. Okay. So, sample. Okay. So, sabi ko nga, ang mga na i-discuss lang naman natin dito sa trigonometry talaga is kadalasan yung finding the exact, okay, so finding the exact values. Ano pa yung kinabi ko kanina? Pangalawa, kunin may mga iba pang equivalent, okay, na isa pala yun, ha? Kasi parang di ko ba nasabi ko ba kanina yun. Okay, kasi pag may binigay na function na ganito, tapos kukunin may iba pang other function, pwede rin yun pala. Baka hindi ko nasabi kanina. Then, syempre, yung pangatlo, yung application niya, okay. Then probing, gano'n. Tapos may sa mga problems. Tapos, yan. Halos gano'n lang naman yung mga gagawin dito. Kaya halos pare-parehas yung ipapagawa. Okay. So, ngayon, example dito is given yung sine of t, which is equal to 3 over 5, where yung t is between pi over 2 and pi. So, nasa second quadrant. Tapos find 2t and cosine of 2t. Okay, so bakit natin nasabing second quadrant siya, sir? Kasi yung t mo, nabigay ka ng value of t na between 90, which is pi over 2, and pi or 180. So between 90 and 180. Yeah. So syempre, pag renowing mo siya sa partition plane, okay, nasa second quadrant yun. Okay, so ngayon, syempre, binigay yung sine of t, isang automatic na, parang ito na yung madalas na ginagawa ng mga estudyante kagad. Syempre, pag binigay si sine, kunin mo si cosine. Okay, anong gagamitin natin? Yung walang kamatayang formula ni Lolo, okay? Yung Pythagorean identity. Okay, so take note lang dito, nasa second quadrant tayo. So, i-check mo kung positive or negative, ha? Kasi yun yung mga importante. So, bakit siya nagkataon yung sine is positive sa second quadrant? Bakit? Kasi y yan eh. Iba yung y, positive naman talaga sa second quadrant. Pero yung x, negative. Okay, kaya dapat matandaan yung maigi yun na negative ang cosine. Kaya yung cosine of t mo,
which is equivalent to square root of 1 minus sine squared t using Pythagorean identity, kailangan mo lagyan ng negative sign. Okay, so ito yun. Itong negative sign na dagdag na to. Kasi kung tutusin, dapat wala yan eh, di ba? Pero wala yan kapag nasa first quadrant ka. Eh, nagkataon nasa second quadrant ka eh. Ang x doon, sir, is negative. Okay, so tama yon. So kung x may negative, kailangan mo lagyan ng negative sign dito. Okay, tapos yun na rin. So binigay yung sine of t. So yun. 3 over 5. O, di yung sine squared t mo, kung anong value ng sine of t mo, square mo lang. Okay, kaya... okay, pasensya na. Pipindot-pindot. Tabi ka nga dyan. Okay, tabi ko lang. Okay, so... Yung sine of t mo, ipalit mo lang yung value niya, which is 3 over 5. So, 3 over 5, lagay dito. Square. Okay, so 3 squared is 9 over 25. Tapos ito, parang isipin mo 25 over 25. Kaya parang lumalabas, 25 minus 9 is 16. Okay? 16 over 25. O, tapos may square root yun. Siyempre, ang 16 over 25 is 4 over 5. Pag nilabas mo sa square root. So, hindi ko na sinusulat, pero hopefully nasusundan nyo. Okay? Nasusundan. Pag hindi nasundan, mag-question kayo. Okay lang din yung drawing ko. Pero kasi lilipat na naman tayo yung presentation. Pero kung nakikets nyo naman, okay na rin siguro. Okay. Nakuha nyo ba? Sige, anin ko na lang tuloy. Sige. Para walang ano na. Gawin natin sa ano. Okay, so parang ginawa natin. Okay. So, start tayo dito sa siyempre sa ganito. Okay, so 1 minus 3 over 5, diba? Tapos i-square mo. So, para mangyari, square mo to, 9. Tapos itong 5, siyempre 25. Okay, so nangyari yan kasi itong papamay square na ganyan, pwede yung equivalent sa ganyan. Ay, sorry, 5 squared. Parang ganyan. Kaya 3 times 3 is 9. 5 squared is 25. Okay. Tapos nag 1 minus 1 to. Or 1. Pero para madali, gawin mo na siyang 25 over 25. So parang ganyan. No? Tapos yung negative pala dito kasi nasa second quadrant. Okay, so 25, 25 minus 9 over 25. So pwede mo siya i-combine. Yan. So parang ganyan. So 25 minus 9 is 16. Okay. Parang ganito. So syempre, malalabas mo na to. Kasi ito, para rin itong ganito. Okay? Or equivalent din siya sa ganito. Parang ganyan. Okay? Kaya magiging siyang 4 over 5. Okay? Since negative yun. Kasi negative yun. Kaya yun, kaya siya naging negative 4 over 5. So ngayon, yan ay si cosine. Okay? So... kasi itong formula na to is galing sa cosine of ito, t. Okay. Kaya para lumalabas, meron ka ng sine of t. Yung given mo is 3 over 5. Tapos yung cosine of t is negative 4 over 5. Okay. So, naintindihan. Unshare ko yan. Share ko ulit dito. Okay. So, hopefully nakikita yung presentation ulit. Okay. So, ito na yon, yung negative 4 over 5. Tapos, since binigay na yung cosine of t mo, binigay na yung sine of t. O, well, yun kasi yung given, di ba? Anong pinapahanap niya? Find sine of 2t, saka cosine of 2t. So, yung double angle. Yung sine of 2t, anong formula natin doon? Diba 2 sine t cosine t? 2 sine, kasi diba yan yung
sine 2a is equal to 2 sine a cosine a. So huwag kayo masyadong maano sa variables ha. Kasi ibig sabihin yung a and b na yan, pwede nyo naman palitan yan kung ano yung mga variables na kailangan nyo gamitin. So huwag, hindi yan picks, okay? Na ano, so it can be any variable depending dun sa problem na binigay sa'yo. Okay, so ito kasi t, yung inano natin, pinag-usapan natin. T, t. Okay, so sine of 2t is equal to 2 sine t cosine t. O yun, obvious yung sine t mo, pwede mong palitan. Okay, so pwede mong palitan itong sine of 2, ay sine t mo ng 3 over 5. Yung cosine of t ng negative 4 over 5, yun yung solve natin. Tapos times 2. O, anong sagot? 2 times 3, 6 times 4, 24. 6 times 18, 24. Okay, tapos negative. So negative 24 sa baba. 1 times 5 times 5. O, 5 times 5 is 25. Okay, kaya ang sagot is negative 24 over 25. Okay. Then sa cosine of 2t naman, sabi naman natin, isang form niya, parang cosine of 2a yan. So since binigay yung sine of t, pwede natin gamitin yung 1 minus 2 sine squared t. O, tapos yung sine of t natin, binigay 3 over 5, di ba? Tapos squared mo lang yun. Okay? So yung sine of t dito, ni-square mo lang. So 3 over 5 yun. Squared times 2. Okay? Tapos 1 minus. Okay. So kung gagamitin mo yan, isa-solve mo yan, okay, algebra. Pakita natin yung algebra para maintindihan. Okay, kasi sa totoo lang sabi nga sa inyo, wag na wag niyong kakalimutan yung algebra niyo kasi halos sa lahat ng bagay ginagamit yan. Okay. Kaya nga sa engineering, kahit sa engineering sa amin, talongin nyo yung lahat ng mga nag-engineering. No? Kahit mga engineer na, paano yung favorite nilang amat? Ang kadalasan na sasabihin sa inyo, favorite ko algebra. Okay. Kasi kung titingnan nyo algebra, paano kasi algebra? Gamit na gamit eh. Kumbaga alas, puro algebra yung ginagawa. Okay? Kaya huwag niyo kakalimutan yan. Okay, so parang ganito lang yung nangyari. So 1 minus 2, tapos 3, 5 squared. Okay, so parang ito, equivalent yan sa ganito. Yeah, so step by step tayo, okay? Para talaga makuha nyo, okay? Tapos, syempre 3 squared is 9. 5 squared is 25. So, parang ganyan. Okay, tapos obviously ito, 2 times 9 is 18 over 25. So, parang ganyan. Kailangan natin combine to. Pinakamadaling gawin dyan yung 1. Gawin mo 25 over 25. Parang ganyan. Okay, then makombine mo siya kasi parehas ang denominator. Okay, so yeah. So equivalent siya sa 7 over 25. Okay, so ganun lang. Okay, kaya madali lang naman siya actually kung alam niya yung basics niyo. Okay, so 7 over 25. So yun na yung cosine 2 of t saka sine of t. Okay. So, isa pang pwede niyong gawin to check. Kasi sasabihin natin, sir, talaga bang tama yung mga nakuha natin? Okay. So, isa nating pwede yung way to check, eh, gamitin natin yung iba pang mukha o ibang form ng double angle ng cosine. Kasi marami pang ano yun eh. Okay. So, pwede mong i-solve yun. So, kagaya nitong cosine of 2t na formula na yung first natin formula na cosine of squared. Cosine of t squared plus I minus sine squared t. Okay, so palitan mo lang yung ano, na-solve mo. Ito mga values pala na to. So, negative 4 over 5 saka 3 over 5. Yan. O, di ba ang sagot niya is 7 over 25. Same nito. Okay, so ang ginawa natin naman dito,
in-square mo rin, nagkataon same yung ani, kaya madali lang to i-combine. So, squared mo to 25, 4 is square mo, no, negative 4 squared is 16. Tapos yung sa kabila, ito, 9 over 25. Kaya parang lumalabas, since parehas sila ng denominator, pwede mo makombine. Parang lumalabas, 16 minus 9. Hindi, syempre 16 minus 9 is 7. Over 25 pa rin. Yan. Tapos dito, isa pang way, ito pang isa niyang mukha. So, alam natin na yung cosine of 2 is equivalent to 2 cosine squared t minus 1. So, ang gagamitin mo lang dito is yung negative 4 over 5. Okay, square mo times 2, then minus 1. So, pag tingnan natin, teka lang. Okay, so titignan natin dito. Okay, magiging rin siyang 7 over 25 kasi yung 4 mo, negative 4 square is 16. 16 over 25 yan times 16 over 25 times 2. So 32 over 25. Tapos isipin mo, minus 25 over 25. Kaya parang 32 minus 25 yung taas. So 7 pa rin yun. Hindi ko na pinapakita kasi alam ko sa isip nyo, ano nyo yan. So 32 minus 25 is 7. And 25, syempre since pare silang denominator, over 25 pa rin. So kaya magiging siyang 7 over 25. Kaya kung titingnan nyo, kahit anong gamitin mong form kagaya nito, parehas nyong masasolve yung sagot. Okay, so kung merong nagkaroon ng deviation dyan, ibig sabihin merong hindi parehas na 7 over 25. So, pwedeng ano yan na may mali. Okay? Kaya pwede nyong i-check, i-double check ulit kung ano. Pero pagka pare-parehas nyo nakuha yan, usually naman kasi sa ganito, kapag dalawa parehas na yun, yun na yun eh. Malamang yun na yun ang sagot. Okay? So, ganun lang siya. Okay, so next. Derive an identity for sine of 3x in terms of sine of x. Okay, so ito, parang magdi-derive na naman tayo ng yung sum identity for magdi-derive tayo ng identity for sine of 3x in terms of sine of x. Okay, so dito ang solution. Okay, so gagamitin natin yung double angle. Pero magdadagdag tayo ng x para maging triple angle. Okay, so paano yan nangyari, sir? Okay, so hindi ko naman ito papakita. Ipakita ko sa blackboard. Okay, para mas maintindihan nyo. Okay, kasi mas madaling maintindihan nyo kung mabagay-bagay kapag ay, sorry. ano yung bagay-bagay kapag ikita nyo kung paano yung pagsulat. Okay. So, gawin natin. Okay. So, paano yun, sir? Ito. Okay. So, sabi nga natin, gusto natin makuha yung sine of 3x. Kasi parang ganito. Gusto natin makuha yung sine of 3x. Kaso lang, syempre, ang alam lang natin, double angle, kaya yung sine of 2x. Okay, yan ang alam natin. Pero obviously, kung gawin mong ito, double angle, gawin natin, sir, ang kailangan natin, sir, is triple angle. O di syempre, times 3 ng x yon, ibig sabihin. So parang gusto sabihin yan, pwede rin tayo magdagdag dito x.
okay? Kasi pag ginawa mo yan, di ba, lumalabas. Para rin triple angle formula, sine of 3x. Nakuha. Kaso lang, yun nga lang, kasi ito yung alam natin lang eh. Sir, alam lang namin yung sine. Yun lang itinuro mo, sir, yung double angle. Okay, kaya nga, istratejihan na naman natin. Lagyan natin ng nagdagdag tayo na x. Siyempre, magiging sine of 3x. So, siyempre, kung nagdagdag ka ng x, ito, parang isipin mo, kahit to double angle, pwede natin siya isipin as parang A, tapos ito parang B. Tapos, plus. O, di siyempre, pwede natin gamitin dyan yung sine sum. Okay, kasi parang sine sum yun, di ba, itsura niya. Okay, o, ano yung formula ng sine sum? Sin cos cosine. Okay? So, sin cos. Okay, tapos cos sin. Okay? Tapos since positive yan, cosine, ay sine sum, anong sine? Yun din yung sine nito. Tapos ilalagay nyo na yung A, B, A, B. Kaso syempre, obviously, yung A mo dito is equivalent to x. Tama? Okay, kaya ibig sabihin, yung A mo, gagawin mo siyang sine of 2x. Tapos yung cosine B, syempre cosine x. Nakakukuha. Nakuha ba class? Okay. Then plus. Okay, tapos cosine of x. Ay, sorry, A. 2x pala. Cosine of 2x. Okay, then sine of x. Okay, so ano yung mahirap dyan? Sir, meron tayong double angle dito. Meron din double angle dito ng cosine, then sine. O, di replace natin yon. Yung according sa identity ng double angle formula for sine, ang double angle for sine is equivalent to 2 sine x cosine x. Okay. So ito, ulitin ko, ito ay sa double angle formula ng sine. Ito double angle ng cosine. Okay? So 2 sine x cosine x yung sine 2x. Di syempre meron pang cosine x dito. Okay, ito multiply mo sa cosine of x. Then itong cosine of 2x, kuha ka ng formula, ano yung isa sa formula niya? So, isa sa formula ng double angle ng cosine is minus 2 sine squared x. Tapos ito ay, copyin mo lang ulit yung sine of x. Okay. So, dito combine mo, magigitong 2 sine x, tapos dalawang cosine x nakamultiply, kaya cosine squared x. Okay, tapos plus dito, minultiply mo to 1 times sine of x is sine of x. Negative 2 sine of cube x naman. Okay, then titignan nyo dito, mayroon ditong cosine squared x ito. So by Pythagorean identity, alam natin na yung cosine squared x is equivalent to 1 minus sine squared x, di ba? Nilipat ko lang, transpose ko lang yung sine squared x. So, papalitan mo yan. So, magigitong 2 times sine of x times 1 minus sine squared x. Pinalitan lang natin yung cosine squared x nito. Okay, tapos plus sine x minus 2 sine cube x. Okay. Then ito. Okay. So, i-distribute mo lang. So, 2 sine x times 1 is 2 sine x. 2 sine x times negative sine squared x. So, magiging negative 2 sine squared x plus sine x minus 2 sine. Ito pala, squared times x cube na to. Okay, so cube din to.
Okay, kaya lumalabas, meron tayong sine cube x na 2, 2, na minus, so minus 4 na yan. Okay, sine cube x. May sine of x, may plus sine of, so sine of x. Magiging 2 plus 1 to, may invisible yan. Kaya 3 sine x minus 4 sine cube x. So yan na yung magiging natin. Ang formula natin dun sa ano. Ay, sorry, yan na yung sa sine of cube x na. Triple angle ng sine. Okay, so ganun lang siya sinasolve. So, yan. Okay, so may question. Okay, so kung wala, tuloy ko na rin dito para ipalabasin pa natin yung isa pa. So, nasolve na natin yung double angle sa sine, double angle sa cosine. Okay. Tapos, hindi pa natin nahanap sir yung tangent double angle identity. Okay, so tangent. Okay, so tangent double angle tayo. Yun ang hinahanap natin ngayon. Okay, so sa tangent double angle naman, so gagawin mo lang, para maging dalawang A, di syempre parang tan A plus A to. Okay. Tapos gamitin mo na ngayon yung double angle formula for a tangent. Okay. So, gamitin mo yung tangent sum identity kasi tangent sum. Okay. Para isipin mo, kaya baka malito kasi kayo. Pag ginamit natin yung pagbunat ng A siguro, kasi obviously yun yung 2A. Pero yung tangent sum muna na alam natin, di ba equivalent siya sa tangent A, tapos kung plus yan, plus din to. Okay, tapos kung plus yan, minus sa ilalim. So 1, tapos tan A times tan B. So yun yung way na pag-memorize niya. Okay. So obvious, kapag ginawa natin tong dalawang A, so ibig sabihin yung let B natin is equal to A. Okay, so therefore, magiging itong tan A plus A. Yan. Kaya makukuha natin yung tangent of 2A. Okay, so which is equivalent to a double angle na yan ng tangent. Okay. Tapos ito, syempre magbabago yan. So magiging tan A plus tan A. Tapos sa ilalim, 1 minus tan A times tan A. So magiging itong dalawang tan A, yung dalawang tan A sa numerator. Tapos dito naman sa ilalim, 1 minus tangent squared. Yan. So ito na ngayon yung magiging tangent double angle identity. Yan. So, ganun. Okay, so may tanong. Okay, so since konti na lang oras, so diretso na tayo sa iba pang identities. Okay, so para ma-ano natin, ma-tapos natin, okay? So, ang isa pang useful identity na ano natin, ma-perform natin dito. So, since meron tayong dalawang, yung value ng cosine of 2A, saka yung dalawang form. Okay, so i-recall natin. Parang ganito yung gusto kong sabihin. So, pag na-recall mo yung dalawang form ng ano, a double angle. Okay, so 2 sine cosine squared A minus 1, saka yung cosine of 2A. Ito yung mga iba-iba na yung mga form. Yung mga iba-ibang itsura. Okay. So, from these identities, we obtain two useful identities expressing sine squared A and cosine squared. Okay. So, para ang idea dito, kunin mo lang yung cosine squared saka yung
sine squared a. So parang ibig sabihin algebra lang. So para mangyari, itong negative lilipat ko dito. So isipin mo na lang, binaliktad ko, i-flip ko. Gawin natin itong binibilogan natin. Yun lang yung nasa left hand. So 2 cosine squared a. Tapos, syempre ito nilipat ko, magiging positive. So 1 plus cosine of 2a. So parang ganyan yung gusto kong sabihin. Okay. Then syempre, divide ko ito ng 2. So ang cosine squared a natin is equal to 1 plus cosine 2a over 2. So ito pa yung isa pang identity. Actually, useful identity to. Wala siya talagang pangalan. Pero madalas nyo ma-encounter ito sa calculus din. So, isa pang form yan nung ano, mga yun. Okay, then dito, kasi ito parang cosine squared in terms of double angle. Okay, so dito naman, pag ito naman ang nilipat ko dito, so magigitong 2 sine squared a, nilipat ko siya. So, ito syempre maging 1 minus cosine 2a, di ba? Tapos, i-divide ko ito ng 2. So, sine squared a is equivalent to 1 minus cosine 2a over 2. Okay, so, isa pang identity ito na useful. Ayan, so, yung dalawang yan. So, yan ngayon na ano. So, kailangan natin ito kasi para mapalabas natin yung tinatawag nating half angle identities. Okay. So, pag tinignan niyo to, okay, so, pag tinignan niyo tong ano na to, kapag ginawa natin siyang half angle, okay? So, pag sinabing half angle, ito ay angle A. Ano ang half angle ng angle A? Siyempre, 1/2 of A. O pwede rin natin sabihing A over 2. So, yan yung half angle. Okay? Obvious yan. So, ngayon, kapag pinalitan natin to ng half angle, so magiging ganito ang form niya. Yung A mo, papalitan mo ng half angle, magiging siya ganito. Okay. Tapos, ito siyempre, copyin mo lang to. Yung A, papalitan mo ng half angle, so A over 2. Okay. Kaya ang lalabas, ang sagot mo, is 1 plus cosine of, kakancel yung 2, A na lang. Okay, over 2. Over 3. Yeah. Okay, so ito yung tinatawag nating half angle identity for cosine. Okay, yung sa sine naman, ito rin ang gamitin mo. Okay, kaya importante yung mga useful identity na to. Ibig sabihin yung A, we let A equal to A over 2. Eh. Kaya ito, magiging siyang sine squared A over 2 over 1 minus cosine of 2A. Sorry. 2 times A over 2. Okay, over. Okay, kaya cancel to. So, ang sine squared a over 2, o yung half angle identity for sine is equivalent to 1 minus cosine a over 2. So, ang difference lang, kapag half angle ng cosine plus, pag sine, half angle ng sine minus. Okay. Kaya pag kinuha na natin yung, syempre yung half angle niyan, kasi squared pa to. Yung half angle lang ang ano natin. Okay. So, syempre, square root yan. Kailangan mo i-square to. Square mo rin to. Kaya ito na yung talagang formula ng half angle. Okay. So, yun nga lang, pagkagalitong square root. So, it can, yung sagot mo can be positive or minus. Kasi ang negative ng square, kumbaga square mo kasi yung positive, square ang sagot. Ay, sorry, positive ang sagot. Pag i-square mo yung negative, positive pa rin ang sagot, kaya may plus minus yan. Okay? So, ito na yung formula mo din ito. Magiging, siyempre, square mo ito. Square. Yeah. So, magiging yan na yung formula natin. Ay, sorry.
minus to. Okay, cosine of A over 2 plus minus. Okay, so yan yung ano. So depende pa rin sa kung saan ang angle yan ha. Ay, so anong quadrant? Okay, so anong quadrant? Kuasan, okay, yung ano. Okay, so yan yung half angle identity. Okay, so cosine ng cosine sa kanang sine. Then siguro yung last, okay, meron pang 3 minutes. Yung last, syempre, sine, cosine, tangent pa, sir. Okay. Gawin natin tangent. Okay, so yung tangent naman, maraming formula rin yung pwede natin yan kasi pwede tayong gumamit ng iba pang identity. Okay, pero ang kadalasan pa rin na ano, basta tangent na pinapalabas natin, gagamitin nyo pa rin yung quotient identity. Okay, so hindi ko na iyan na kasi lagi naman natin ginagamit yun. Okay, so para magiging siyang ganyan. Okay, tapos para pa-derive natin yung ano, ang i-multiply natin sa kanya is multiply din natin ng 2 sine of A over 2. Okay. So yun yung ginamit. Kaya dapat syempre kung multiply mo yung numerator, yung denominator, multiply mo rin yun. Okay. So magiging na itong 2 sine squared A over 2. Okay, multiply mo lang yan. Tapos yung 2 siya, correcto. Then sa ilalim, is 2 sine A over 2 tapos cosine A over 2. Okay. Parang ganyan. Then dito, obvious, meron kang yung kaninang double angle, yung half angle mo na hindi mo pa na-square root. Okay, so papalitan mo lang. So ito, papalitan lang natin yung 2. Ito yung sinasabi ko, hindi pa na-square root ito. Ito yan. Okay, so kung hindi pa na-square root yun, 1 minus cosine A over 2 lang. Okay, kaya ibig sabihin, papalitan natin ito ng times 1 minus cosine of A over 2. Okay, tapos sa ilalim, 2 tapos sine A squared, then cosine of A squared. Okay, so para rin yung double angle, okay, na magiging siyang magiging na lang siyang sine of a double angle. Pero ang nagkataon na angle mo dito, A over 2. Okay, so para kaya naging ganito. Yeah. Tapos ito magka-cancel. Tapos itong 2 magka-cancel. Kaya lalabas na lang yan is 1 minus cosine A. Sine of 2. Yeah. So yan yung isang form ng half angle for tangent. Okay. So, isa pa naman na itsura is ito naman. Okay, so okay na ito. So, isa pa, ganito naman. So, sine tangent A over 2. So, gamitin natin yan. Itong unang version. Okay, so paano pa natin papalabasin yung iba pang version. Okay, so ang gagawin naman natin dito, i-multiply naman natin siya ng para ano, yung paano tinatawag nila conjugate. Okay, so 1 plus cosine of A. 1 plus cosine of A. So sa calculus na iyan, ano yung conjugate? Basta instead na conjugate ito. So kung minus yan, plus siya. Parang ganun. Siyempre kung numerator, denominator. Siyempre numerator sa denominator. Okay, so kaya lalabas dito sa itaas. Magiging 1 minus cosine squared A na lang yan. Okay. So pag ginanito nyo, hindi ko na ipapahabain kasi may kulang na tayo sa oras. Okay, then sa ilalim is sine A, 1 plus cosine. Okay. So by Pythagorean identity, ito equivalent sa sine squared A. Okay. Tapos sine A sa ilalim, 1 plus cosine of A. So ito squared may sine A, mawala yung isang sine A. At itira na lang sine A over 1. Okay, so yan pa yung isa pang form ng
upangel identity. Okay, so yan yung mga ano natin. Okay, then sa pang form is kapag actually, marami siyang form talaga. Okay. So, isa pang form kasi, syempre, pwede rin natin gamitin yung Pythagorean, ay yung quotient identity. Na sine over cosine, di ba? Yeah. So, isa to, pwede pa rin itong form niya. Okay, by quotient lang. Okay, napalabas natin. Tapos, isa pa na form. Pag in-square mo to, square mo to. Okay? So, isa, yun yung gagawin mo. Hindi, pero binura ka kasi hindi naman yun yan. Square mo lang, kaya magiging siyang tangent squared. A over 2. At syempre, ito magiging sine squared. A. Tapos 1 plus cosine. A. Okay, so parang cosine squared. A din to. Eh, sorry. Yun yan. Square mo to, sine squared A, tapos ito mag-square din. Okay. Parang ganyan. So, lalabas dito, ang sine squared A is cosine squared A minus 1, di ba? Tama ba? Ay, hindi. Minus. 1 minus. Wait. So, 1 minus cosine. Plus cosine. Sorry. Parang ganyan. Okay. So, itong 1 minus cosine squared A, para rin yung 1 plus cosine A, tapos 1 minus cosine A. Tapos, itong ilalim, pinakalimutan ko eh. I-square mo yan, di dalawang 1 plus cosine A yan. Di syempre, meron ka mag-cancel out dito. So, ang sagot mo is 1 minus cosine A over 1 plus cosine. So, ito na naman yung isa pang pang-apat na identity ng tangent half angle formula. Okay, so my question at dyan nagwawakas ang derivation ng identities. Okay? So, bilangin nyo lahat yung mga ginawa natin, dinerive natin. So, yun lahat yung identities na minemorize ko nung time na nag-board exam ako. Okay? So, kaya ang dami, diba? Okay? Pero dinerive natin. Yun lang yung kaibahan. Okay? Sabi ko nga sa inyo, hindi ako tinuruan nung time na nag-aaral ako. Paano i-derive, kaya nag-memorize na ako. Actually, to the point na parang gusto mo na mag-codigo. Okay. Kasi dami. Diba? Pero syempre, gagawa ka niya ng ano, tapos tingnan-tingnan mo na lang. So parang yung guide mo. Pero sabi ko nga, iba pa rin talaga kung madi-derive nyo. Madi-derive nyo siya. Kasi syempre, pag dinerive nyo, mas maintindihan nyo. Okay? Kung ano yung nangyari. Hindi kagaya ng time ko na puro lang memorization. Siyempre, hindi ko na syado na appreciate kumbaga yung nangyari. Okay? So, yan. So, yan siya na. Nag-overtime tayo. Okay? Pero, sige lang. Ano ko lang muna saglit yung recording. Okay, so bago tayo siguro mag-end, ano ulit?